Alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali, 9th floor, Orange Building, Monumento Caloocan, nasa pagitan ng Jollibee at Glory Lumber. Para sa lahat po ng mga pasyente na malapit po sa Monumento Branch, meron po tayong libreng konsultasyon ngayong araw ng Sabado. Simula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga po, libreng konsultasyon sa kaibigan sa kalusugan, Monumento Branch. Hanapin niyo po along EDSA Monumento, andyan po sa pagitan ng Glory Hardware at ng Jollibee, andyan po yung Orange Building. Nasa 9th floor po tayo. Free consultation simula 7 a.m. hanggang 11 a.m. po sa kaibigan sa kalusugan. Ngayong umaga na yan ha, sa Monumento Caloocan. Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. Sa panimula natin talakayan, bibigyan ko kayo ng isang trivia. Itong trivia na to ay pansinin po ninyo ha. At isipin po ninyo kung paano natin to may iwasan ng mapaglalabanan. Alam niyo po ba na isa sa bawat tatlong adult Filipinos ang ikinakamatay ay cardiovascular related disease? O tatlo ako, tatlong daliri nyo. Tatlong Pinoy yan, adult Filipinos. Ang isa dyan ay kakamatay dahil sa cardiovascular related disease. Kaya ang ating pag-uusapan ngayong umaga na to ay maring ikakamatay na isa sa bawat tatlong adult Filipinos. Ano ba ang cardiovascular system natin? Yan. Pag sinabing cardio, ito eh puso, no? Mm-hmm. Lahat naman po tayo eh mayroong puso. Pag sinabing vascular ay marami po 'yan. Ibig sabihin, maraming ugat, no? Mula sa puso hanggang sa kaduluduluhan ng ating daliri sa paa is mayroong ugat. So ang pag-uusapan natin ngayon, bakit nagkakaroon ng karamdaman sa puso at bakit paano ito nagtatrabaho muna, no? So ang puso po natin, napakalaga po ng ginagawa sa ating katawan, no? Mula po pag nag-inhale tayo, syempre papasok ang oxygen mula sa ating lungs. Ngayon, dadalhin sa puso at yung puso ipapump naman to para i-distribute ang oxygen sa ating buong katawan. Sa kaduluduhan ng katawan natin, kailangan makarating ang oxygen na yan, di ba? Maraming hindi lang oxygen yung dinidistribute ng dugo, no? Marami diyan. Nandiyan yung mga extract from digestive tract natin, and then yung mga compounds na nasa liver at kidney, dinidistribute niya din ito sa buong katawan natin, sa mga organs. Yun ang function ng heart. Mm-hmm. Halimbawa na lamang, sabi nga ni Ate Ann, pag inhale natin, syempre air goes to our lungs, no? And only 21% of that is oxygen, eh. Yung 79% dyan, di naman oxygen, eh. Ini-exhale yun, kasama ng mga waste product din. Yung 21% na oxygen mula sa hangin, ipapump ng heart to the rest of the body. Tama sabi ni Kuya Mat, eh, sa ating intestinal tract, meron dyan mga villi, yung maliliit na mga ugat dyan, na inaabsorb yung kinakain natin. Pupunta sa bloodstream, ipapump na naman uli ng puso natin. Grabe ang trabaho ng puso natin. Sa ayaw mo sa gusto, magpa-function yan. Pero ibang tao, kaya nalang pahintuin yung puso nila. Suicide ang tawag doon. Kaya mo mag-suicide, di mo kaya pahintuin yung puso mo. Magtatrabaho yan. Normally po, ang heartbeat po natin, dapat ho, 60 beats to 100 beats per minute. Kapag once na mas mababa pa ito sa 60 beats per minute, ang tawag po doon is bradycardia. Hindi po maganda yon. Pero kapag once na sumobra din sa 100 beats per minute, ang heartbeat, ito po ay tachycardia o napakabilis. Hindi din maganda po ito. Grabe, meritem ha. Meritem ang puso. Ay, hindi yan basa ala chamba na lang. Actually, ayokong targetin yung 60 kasi borderline low. Ayoko rin targetin yung 100. Ideally, nandun tayo sa bandang gitna. 70, 75. Ako, karaniwan sa akin, mga 78 eh. Karaniwan sa akin yan. Ano? And that reflects a lot about our heart. Yung condition ng puso natin, yung takbo. Yung ilan tibok yan sa isang minuto. Marami tayong mga dapat pag-usapan tungkol sa puso eh. So, yan, napakahalaga ng ating puso, no? So, paano kung ang, syempre tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa mga pagkain. No? Mamantika, matatabang pagkain. Halos lahat ng pagkain may mantika. Tama, no? Yung adobo nga, hindi tayo kumakain pag hindi siya hitik sa mantika. Kahit yung kanin, sinasangag natin, may mantika. Mas masarap pa. Yan. Diba? So, iyan, pagdating sa dugo natin, pag sobra-sobrang mantika sa ating dugo, nagiging kolesterol sa dugo. Oo, yan na yung tipong nagbabara na ho sa mga ugat natin. So, imbis na dire-diretso yung pagdali ng mga dugo sa ating mga ugat, nagkakaroon ho ng mga clog o di kaya yung mga plaque. Kung bagay yung sa daanan, para bang tubo ng hose, sa garden hose, pwede pong magkaroon ng lumot sa paligid nito. Yun yung tinatawag natin na parang kolesterol sa ugat.
ugat natin. Literal na pwedeng magkasebo. Oo. Yung paligid ng ugat natin. Kaya kung magkakasebo yung ugat, eh di ibig sabihin, kikipot na yung daloy ng dugo. At kapag kumipot yung daloy ng dugo, syempre, yung pressure, no, mas magiging mataas yung pressure. Mataas. Mm-hmm. So, mahihirapan ngayon dumalo yung dugo, pwedeng tumaas ang presyon. Ayan. Doon pala isang dahilan yan, ang pagtaas ng presyon. Yung mataas na cholesterol level sa ating dugo. At tumataas ang cholesterol level sa ating dugo, na rin sa ating diet, kinakain. Kung mahilig ka na kumain ng masebo, mataba, mamantikang pagkain, tapos hindi pa nag-exercise, edi hindi natin mabe-burn yan, di ba? Yung ibang athlete, halimbawa, kumakain, halimbawa lang, hindi ko naman ina-encourage ha, kumain ng mga oily food, ano? Pero at least sila, may paraan sila to burn. Eh, ang sarap kaya, kumain ka ng ano, crispy pata, adobo, tanghali, ano? Tapos may antukin ka, pahinga ka. Naku, lalo mo pinatining yung sebo na yan sa yung mga ugat, di ba? Hindi maganda yun. No? Tapos sasabayan natin na malamig na tubig. So, lalong mamumuo yung kolesterol sa mga ugat. So, lalo talagang mahihirapan dumalo yung dugo. Yan nakikita natin kapag nagpa-blood chem tayo. Mm-hmm. Yung lipid profile natin, i-check yung kolesterol. Yung total kolesterol, gano'ng karami yung kolesterol sa dugo. Mm-hmm. Karaniwan, 200 lang ang limit yan. Pag lumalampas doon, not good. Mm-hmm. Nakikita rin doon yung triglyceride. Nakikita rin yung LDL, o kaya bad cholesterol. No? Hindi maganda magsitaasan yan. Mm-hmm. Kapag ganun, nakita mataas ang cholesterol, LDL, VLDL, at saka triglyceride, karaniwan, binibigyan ng mga statin drugs. Mm-hmm. Statin. Eh, halos lahat naman, pasitabi po, mga lolo, lola, ha? Kaya halos lahat ng mga lolo, lola ngayon, umiinom ng statin para makontrol yung cholesterol sa blood nila. Pero, kumakain naman ng chicharon. Kumakain din, ng mga pinirito, di ba? Yung HDL nga, sir, di ba, ito yung good cholesterol. Good sabi cholesterol ng mga pasyente natin, good cholesterol yan. Bakit kailangan na huwag pataasin? Good nga, eh. So, ibig sabihin, kahit good cholesterol ito, kailangan pa rin natin ipasok sa normal range. Opo, regulated din po rin. Makakasama pa rin sa ating katawan yun pag sobra-sobra. Pag sobra. Katulad, sabi nga kanina, oxygen, 21% lang sa atmosphere. Parang kung ginawa mo 100% atmosphere oxygen, all of us will die. Hindi tayo mabubuhay nun. Bakit? Saka ako na ipaliwanag sa inyo. At karaniwan nga yung mga paniniwala nga ng mga lolo at lola natin na nag-take ng mga maintenance sila para sa kanilang mga presyon o sa kanilang mga kolesterol, kapag nag-take sila, pwede pa rin silang kumain ng mga bawal, no? Yung mga taba, yung mamantikang pagkain, which is mali. At kumbaga, nangyayari lang, nasasanay lang din yung kanilang katawan dito sa mga synthetic drugs na to. Kapag umiinom ng statin, yes, maring ma-regulate ninyo yung cholesterol level kung sasabihin nyo ng proper diet. Pero prolonged use of statin might also damage other organs of the body. For example, madalas pang matagal ang pag-inom ng mga statin drugs, no? Maraming brand name yan, maaaring makasira sa inyong atay. Ang palagi ang paggamit ng statin, maaari ma-deplete ang coenzyme Q10 or CoQ10 na natatagpuan sa inyong puso. Manghihina ang puso nyo, magkakaroon ng iba pang karamdaman. Hindi ko pinagbabawalan ang pag-inom ng statin, pero mas maganda kaysa uminom ng statin, mas maganda ang proper diet, exercise, at ang paggamit ng mga natural na pamamaraan. Kasama sa mga natural na pamamaraan palaban sa statin, proper diet, exercise, at ang pag-inom ng Moringa Cure Plus. Kabilang ka ba sa mga pinahihirapan ng sakit sa baga? Sakit sa puso? Ikaw ba ay may mga bukol sa lalamunan, breast, o may myoma? Moringa Cure Plus. Ito ay pie-cure na pinalakas ng Moringa Oleifera Extracts. Madami ng natulungan, maaari ka ring matulungan. Ang Moringa Cure Plus ay panlaban sa mataas na kolesterol. Ito po ay hango sa malunggay na sinamahan po ng luyang dilaw at siling mahaba. Pinalakas ng luyang dilaw at siling mahaba. Yung extract na luyang dilaw, ha? Bakakala nila yung malunggay, ilagay na siling haba at luyang dilaw. Tinola yan, ha? Piperine at curcumin. Yeah. Yun po, pinagsama po. Pinalakas po ang bisa ng malunggay para mapababae ng kolesterol ng isang tao. Opo, napakaganda po ang Moringa Cure Plus for protection and nutrition, lalo na po sa parte ng ating puso para po mabalansa yung kolesterol. Ito po ay ikukumpara natin, kilo-kilo pong malunggay para po makabuo tayo ng isang Moringa Cure Capsule at pinalakas pa ng luyang dilaw at siling haba na kinuha lang din yung extract para po mas effective po siya sa puso natin. Ang Moringa Cure Plus ay
Ang Moringa Cure Plus ha, ay nakakatulong pang regulate ng cholesterol level sa ating dugo. Hindi pwedeng sobrang taas ng cholesterol. Tinutulungan niya ng Moringa Cure Plus na ma-regulate. Additional, bonus, it has the ability to nourish your heart, to protect your heart. Di ba? Sabi nga natin, papabayaan ang puso mo, baka kaisa lang sumurender yan, di ba? Buti nga yung kamay mo, magkabukol, putulin yan, pwede pa. Paa mo, magkasugat, hindi mo gumaling, pwede pa. Ang puso, pag sumurender yan, one time lang yan, di ba? Ang Moringa Cure Plus can nourish, strengthen, and protect your heart. Ikaw ba ay may problema na sa puso? Katulad na nabanggit kanina ni Ate May, yung tachycardia, mabilis ang tibok ng puso. O kaya naman bradycardia, mabagal ang tibok ng puso. Makakatulong sa'yo ang Moringa Cure Plus. Namamanid ba ang inyong mga kamay at paa? Parang tinutusok ng karayom o minsan ay walang pakiramdam? Magpunta sa ating free consultation. Sa Ortigas, Pasig, tuwing Sabado, alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Unit 101, Corinthian Executive Regency, Ortigas Avenue, Ortigas Center, Pasig City. Mula sa kanto ng EDSA at Ortigas Avenue, makikita ang Robinson's Galleria, kasunod ang Crown Plaza Hotel, kasunod ang Corinthian Executive Regency along Ortigas Avenue. So, para sa mga pasyente nating malapit sa Ortigas branch po, along Ortigas Avenue and Ortigas EDSA, hanapin nyo po yung Robinson's Galleria. Sa likod nyo merong Crown Plaza Hotel. Kasunod po ng Crown Plaza Hotel ay yung Corinthians Executive Regency Building. Nasa Unit 101 po tayo every Saturday, ngayong araw po ng Sabado. Alas 12 ng tanghali, pwede po kayong magparehistro para po sa libreng konsultasyon. Kung hindi nyo po nasundan ang address sa Ortigas, i-text lamang po ako sa 0921-386-1848. 0921-386-1848. Ako po si Ate Ann. Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. Ako po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa Kalusugan. Nagbabroadcast live sa DZXL 558. At magkakasama tayo tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Kasama natin ating mga kaibigan sa Kalusugan, Family Edition, si Ate Ann, si Kuya Matt, at saka si Ate May. Pinag-uusapan natin ngayon ang mga cardiovascular diseases. Napag-usapan natin ang tungkol sa mataas na cholesterol. Maaaring magdulot ng hypertension. Pero ang hypertension could have other causes bukod sa mataas na cholesterol. Di ba kapag maalat ang kinakain, it could lead to fluid retention, tataas ang magmamanas, tataas din ang presyon, di ba? Ano pa yung mga other contributors sa ano, sa hypertension? Isa pa po na pwedeng magkaroon ng hypertension ay yung pag nagkaroon ng diabetes. Siyempre, lumalapot ang dugo ng lumalapot ang dugo natin pag sobrang asukal sa katawan, sa dugo. So maaari po itong mag-cause ng diabetes stroke. Oh, syempre, malapot ang, yung maraming may diabetes ang tumataas ang presyon. Iba naman, mataas ang presyon, challenge nila na lang may diabetes sila, no? Ganun. Yun, yung may mga diabetes, high risk yan para sa hypertension. At yung iba naman, sa pag kinukuha natin yung kanilang mga blood pressure, yung presyon ng kanilang dugo, makikita natin, halimbawa, 180 over 90, 180 over 100, sa kanila, sinasabi nila na normal yan. Pero actually, dapat mga nasa 120 over 90 or 110 over 90, acceptable. Pero yung ganung kataas, sinasabi nila na yun ang normal sa kanila, pero which is not, hindi talaga yun yung normal. Hindi maganda yun para sa kanila. Yung may mga problema sa kidney, halimbawa, chronic kidney disease, yung tumataas ang creatinine, high risk din yan para sa hypertension. Magkakabarkada yan kidney disease, diabetes, at saka yung puso. Naku, pag isa dyan na nakapasok, nakasira sa katawan mo, tatawagin niya yung kabarkada niya. Meron din pong cases, di ba sir, kapag may affected po yung thyroid. Minsan, related din po yun sa puso. Minsan nga, na-misdiagnose po. Akala nila, sakit lang sa puso. Yun pala, ang pinagmulan talaga is yung thyroid problem. Pwede po din yun. Nagkakaroon kasi sila ng palpitation, di ba? Kaya magpapacheck sila ng chest x-ray o kaya ECG. Normal naman ang lumalabas. Yung pala sa thyroid, no? Pero kapag pinag-usapan natin hypertension, there are some basic tests na dapat ipapagawa ng mga pasyente. Opo, kapag once na nararamdaman nila yung paghingal or abnormal na palpitation o mga kumbaga nanghihina na sila, ito po yung mga pinapa-ECG natin sila. Sandali, may caller dito si Benito.
Sa ito, sinasagot mo yung tanong niya. Ito, sabi ni Benito, ah, nahihirapan ang nanay niya huminga, lalo pag lumakad na malayo. Ano ang karamdaman niya? Ba parang ano to, history ah. Pero 1,000, pwede ko isagot sa'yo. Di ko alam alin sa 1,000 na yon. Ano dapat inumin na gamot? Depende alin sa 1,000 karamdaman ang sa nanay mo. Sige, opo. Ate May, ano ang dapat na ipapatest ng nanay ni Benito? Opo. So, maaari sir, pwede mo nating ipacheck dahil sa hingal na yan. Eh, yung ECG po ng mother niyo para makita natin yung rhythm ng puso ni mother ninyo, kung maganda pa po yung waves nito, makikita po yan sa graph at saka sa impression nun. Tapos, pwede din po magpa-chest x-ray. Sa chest x-ray po, makikita kung may paglaki ba ng heart or cardiomegaly o yung pagtigas po ng ugat sa puso or atheromatous aorta. Pati po, pwede din isabay natin yung mga blood chem, yung sa lipids, yung HDL, LDL, triglyceride, and yung total cholesterol. Grabe, maraming dapat ipapacheck. Ano? Tandaan nyo, kung hindi nyo nasundan yan, i-text nyo si Ate Anne. I-text nyo lamang po ako sa 0921-386-1848. 0921-386-1848. Ako po si Ate Anne. Marami tayong mga free consultation na ginagawa sa iba't ibang lugar. Kung hindi ninyo nasundan ang mga address at schedule, mag-text kay Ate Anne 0921-386-1848. Sabihin na inyong pangalan, taga saan, at ano inyong karamdaman. Hanggang Bataan ka, sa Balanga, Bataan, meron tayong consultation. Nagda-dialysis ka ba at sinabing habang buhay ito, maaari kang gumaling? Magpunta sa aming free consultation sa Balanga, Bataan tuwing Martes, alas 8:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Second floor, Nading Rueda Apartment, 135 Magsaysay Street, San Jose, Balanga, Bataan. Across Capitol Methodist Church, across Tomas del Rosario College. Every Tuesday morning po, meron po tayong ginagawang free health consultation dyan po sa Balanga City sa Bataan. Ito po ay matatagpuan sa Nading Rueda Apartment dyan po sa may second floor sa Unit F. Nagsisimula po tayo ng ating consultation sa alas 9 ng umaga. Pero mas maganda po mga 8:30 na dyan na po tayo hanggang alauna ng hapon. Tayo po ay matatagpuan sa may harapan po ng Tomas del Rosario College. And then dyan po sa tapat, makikita nyo po ang kulay green na building. Yan po ang Nading Rueda Apartment. Every Tuesday, 9 hanggang alauna ng hapon. Pinag-uusapan po natin about dun sa problema sa puso. Siyempre, maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema sa puso. Para maiwasan na magkaroon ng sakit sa puso, iwasan natin yung mga mamantika, yung mga oily food, yung mga fatty food. Isama nyo na rin po ang kape at tsaa dahil iyan nakakatulong sa pagtigas ng puso. Kung ayaw nyo na ang tumaas ang presyon nyo, ayaw nyo na ng maintenance nyo, iwasan muna yung mga apat na sinabi ni Ate Anne. Coffee at tsaka tea. At saka yung oily at fatty foods. Opo, kapag meron pong problema sa puso o may hypertension, ang binibigay po natin sa kaibigan sa kalusugan ay Moringa Cure Plus at Samba Cure Plus. Ang Moringa Cure Plus, ito po yung magre-regulate ng cholesterol ng sa dugo ng pasyente. At yung Samba Cure Plus, yun po ang magpo-protect din sa mga atay, liver, at sa kidneys at sa ibang organs po para po mailabas ang mga excess na mga compounds. Ang Samba Cure Plus ay nakakatulong for detoxification, pantanggal ng toxin, basura sa inyong katawan. Marami kang uminom ng Samba Cure Plus pagkalipas ng ilang araw. Sabi, ba daw ang itim ng pupo nila? Huwag kayong mag-alit, salamat kayo lumabas yan. Pero hindi ito yung parang magdadiarrhea kayo. Hindi. Lalabas ang dumi sa pupo nyo. There are several ways of removing toxins from the body. Isa, mula sa pagpupo, no, solid waste product, pwede naman sa ihes through the urinary tract. Meron din naman basura sa katawan na lumalabas sa pamamagitan natin mga balat. Pag di nailabas sa balat, malaking problema yon. So either through the colon, through the urinary tract. Pag hindi yung mga nagda-dialysis, hindi nakakaihi, yung mga phosphorus nila, sa balat lumalabas yan eh. Mas maganda ko sa ihi, wag sa balat. Ano? Pwede rin naman through respiration sa paghinga. Ang Samba Cure Plus ay nakakatulong sa detoxification at paglinis ng ating katawan. Kabilang ka ba sa mga pinahirapan ng mga sakit sa atay at abdo? May fatty liver, cirrhosis, at gallstone. Samba Cure Plus. Ito ay pi-cure na pinalakas ng sambong and banaba extracts. Madami nang natulungan, maaari ka ring matulungan. Ang
po ay aprobado po ng Philippine FDA, Food and Drug Administration. Ibig sabihin po, ito po ay safe and effective. At hindi lang po yan, aprobado rin po siya ng US FDA, meaning international tayo, no? At aprobado rin po yan ng German FDA. Tayo po ang kauna-unahang Pinoy-made food supplement na pinayagan po ng gobyerno ng Germany para maging available sa kanilang mga butika. Ikaw ba ay may diabetes? Hinatulan ka ba ng habang buhay na mag-insulin? Magpunta sa ating free consultation. Sa Malolo City, tuwing Martes, alas 8 hanggang alas 11 ng umaga. Unit 102, Phoenix Building, Fausta Road, Barangay Mabolo, Malolos, Bulacan. Mula sa harapan ng Mitsubishi Motors at Robinson's Malolos, 100 meters papasok sa Fausta Road. Every Tuesday morning, meron po tayong free health consultation dyan sa Malolos, Bulacan. Ito po ay matatagpuan sa Unit 102, Phoenix Building, Barangay Mabolo, Malolos, Bulacan. Kung alam nyo po ang Robinson's Malolos, ito po ay may katabing Mitsubishi Motors. Across the road, may maliit na kalye, yun po ang Fausta Road. Hanapin nyo po, mga 100 hakbang po makikita nyo ang yellow-orange building. Every Tuesday morning, magkita-kita po tayo dyan. Kung naligaw kayo, hindi nyo makita ating tanggapan sa Malolo City, text nyo si Ate Ann, 0921-386-1848. Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. Ayan po, nabanggit natin kanina na kapag nababalutan ho ng mga sebo yung paligid ng ugat natin, nagkakaroon na po ng bara o di kaya tumataas ang presyon. Pero sa bandang puso ho natin, ang nangyayari nga po, yung sabi natin kanina, pwede pong manigas ang ugat sa puso. Yung pinakamalaking ugat na kasing laki ho ng garden hose, yung aorta. Magigit pong atheromatous aorta ito. Ibig sabihin, naninigas ito dahil ho, minsan nakakainom ang mga tao ng kape o tsaa. Ito po yung dahilan nito. Kaya ho, sa paninigas ng aorta nito, ang nangyayari ho sa puso, syempre, kailangan ho ng dugo, ng sustansya ng buong katawan natin. Pipilitin niyo ho magtrabaho. Ang puso ay magpapump na magpapump, kaya po, eventually, ang puso mamamaga o ang tinatawag natin na cardiomegaly. Kasi ang puso, kapag nagpump ng dugo yan palabas, para i-distribute sa buong katawan, dapat flexible yung mga ugat niyan. To accommodate the volume of blood, ano? Paano nga kung halimbawa, mahilig ka talaga sa mga oily foods, fatty foods, di ba, nabanggit natin kanina, pwedeng magsebo yung mga ugat na yan. Pwedeng kumipot yung daanan ng dugo. At kapag nangyari yan, maliban dyan, nagkakapi ka pa, pwedeng tumigas yung mga ugat mo. So mangyari, talagang mahihirapan yung dugo na lumabas sa puso. Kaya ang gagawin ng puso, kagaya sinabi ni Ate Ann, magpapump siya na magpapump. Mm-hmm. Yung nangyayari na yan, kapag yung puso, pinagod mo na pinagod, nagtrabaho palagi ng todo yan, maring lumaki ang cardiac tissues, yung muscle ng puso. Kapag lumaki ang muscle ng puso, magkakaroon ka ng cardiomegaly. Pag megaly, malaki, di ba? Megamol, malaki. Megaly, malaki yun. Cardiomegaly, malaki ang puso. Naku, namagana ang puso. Kitang-kita sa chest x-ray yan, di ba? Makikita po natin yan dun sa mismong film. Kitang-kita dun sa, minsan, makikita doon kung kaliwa ba or kanan yung namamaga. Minsan, sobrang laki na talaga ng puso. As in, buong... Tsaka minsan sa chest x-ray po, nakikita din yung baga. Siyempre, masasagi na po natin yun. Tapos minsan, makikita din yung stomach area kung medyo malaki ba kumain nito yung pasyente. Makikita, nabibisto ni Sir minsan. Testado ko, sabi ko. Kahit wala yung pasyente na sabi ko, magana kumain nito. Kita doon, pati liver nandun, nakikita natin, di ba? Minsan, accidentally talaga natin nakikita yan. Minsan nga, pati kidney, naaabot niyan no? Okay. Anyway, kapag ang ugat ng puso ay sumisikip, nagkaroon ka na atheromatous aorta, na uwi sa pamamaga ng puso, ang kailangan natin ngayon, bibigyan kita ng natural ito, pro-nitroplast, PNP. Ang trabaho nito is to dilate the blood vessels. Papaluwagin ang ugat ng puso para mawala ang pamamaga ng puso. Nakuha nyo? Kumipot na yung dalu yan, hindi na magana ang puso. Papalaparin natin, papaluwagin natin ang ugat ng puso para walang bara at mawala ang pamamaga ng puso. Ang tawag nito ay pro-nitroplast. PNP, tandaan niyo po ha, yung PNP will dilate the blood vessels, allowing nutrition from Ringa Q Plus to come in, to enter the heart, to nourish and to protect the heart.
kayo ba may problema sa puso, sinabihan kayo may bara na kayo sa ugat ng puso, ba magpunta sa tanggapan ng kaibigan sa kalusugan, i-text si Ate Ann sa 0921-386-1848. Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. We have a caller, si Benjamin. Benjamin, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Taga saan po kayo? Taga Barangay Calzada, Tipas, Taguig City. Taga Taguig, ilang taon na po kayo, Mang Benjamin? 69 po, sir. Ano po may tutulong natin sa inyo? Meron pong bara yung ugat papunta sa puso. Okay. Noong 2005 po, nagpa-angiogram ako sa Philippine Heart Center. Opo. Tatlo kami magkasama sa kwarto. E ngayon, dalawang blood vessel ang finding sa akin, bara. Opo. Ngayon, yung dalawang kasama, mga executive ng banko. Opo. Pareho na silang patay. Ah, ganun ba? Pero kayo, I'm sure buhay kayo, diba? Ako, diabetes. Buhay pa. May diabetes din po kayo. Walang diabetes, walang ano. Pareho na mata. Pareho ng patay kasi nag-bleed daw sa loob sa angioplastic. Kakasama ko yun sa angiogram sa Pilipina Gente. Sabi siya, tatay, magpaano ka na? Pero Mang Benjamin, kayo po ay may diabetes din, ano? Opo. Nag-i-insulin kayo, ano? Sa ngayon po, nag-i-insulin ako. Salamat po kay Lord Jesus Christ at napunta ko sa OSMAC, Hospital ng Makati. May yellow card po ako, sir. Ah, okay, okay. Mang Benjamin, opo, ilang taon na po kayo nag-i-insulin? Siguro po, pa 5 months lang po, sir. 5 months. Alam niyo po, Mang Benjamin, opo, naniniwala po ako na kaya natin tanggalin ang diabetes ninyo, ha? Opo. Pwedeng tanggalin ang diabetes. Kapag sinabi kong tanggalin ang diabetes, dapat magno-normal ang inyong FBS, HbA1c. Dahan-dahan, unti-unti, matatanggal natin ang insulin ninyo. Back to normal po kayo ang dapat, ha? Ang problema po, sir, matakot ko, pero iniwasan ko ng tao. Kahapon lang, nagpa-laboratory ko, naka-result. Matataas ang aking ano. Ay, naku. Magpunta kayo mamaya sa tanggapan natin sa Ortigas. 1.4 ang aking creatinine. Mang Benjamin, magpunta. Ano? 2.4 ang creatinine ninyo? 1.4. Ito po, sabi ko kanina, magkakakampiyan eh. Puso, diabetes, at saka yung kidney. Opo. Mukha nagpa-positive na kayo sa tatlong magkakaibigan na yan. Opo. Nakuha niyo ba yung address natin sa Ortigas? Sir, pangalawa po, laka ko sa financial. Okay lang po. Mamaya na po natin pag-usapan yun. Pag-usapan muna natin yung karamdaman ninyo, ha? Opo. Ibibigay po namin yung address sa Ortigas, Pasig. Pakibigay po sa ating kasamahan yung inyong cellphone number at saka landline. Huwag nyo muna ibababa, ha? Opo, opo. Sige po. Maraming salamat sa inyo, Mang Benjamin. Maraming salamat po, sir. Gusto ko po matulungan kayo, matanggal yung bara sa puso, opo, yung diabetes nyo, nag-i-insulin na nga kayo, at naapektuhan ng kidneys. Na po? Opo. Maraming salamat, Mang Benjamin, Antipas, Taguig City. Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. Yun ang sabi natin kanina, tatlo na ang tumama kay Mang Benjamin eh. Di ba? Kumikipot na daw. Nagbabara na nga yung dalawang ugat niya sa puso. Kaya sakto sa kanya yung PNP or pro-nitroplast na sinasabi natin to dilate the blood vessels para lumuwag ang daluyan ng dugo sa kanyang puso. Mawala yung pamamaga. Tapos nag-i-insulin na rin siya. May diabetes na siya. Ito, bibigay natin sa inyo mga Benjamin na jumpirin. Jumpirin. Kailangan po ninyo ito para matanggal natin ang diabetes niyo. Matagal ka na bang nag-i-insulin o umiinom ng mga gamot pang maintain ng iyong diabetes? Jumpirin! Tutulong gisingin muli ang pancreas na mag-produce muli ng insulin at tutulong sa katawan na tanggapin ang blood glucose. Jumpirin! Bagong pag-asa para sa mga diabetic. Ang Jumpirin ay ito ay nakakatulong para sa mga karamdaman sa diabetes, na may diabetes, no? Ito po ay may dalawang ginagawa. Una po is tutulungan niya nagisingin ang pancreas or lapay para mag-produce ulit ng sariling insulin. So, yung mga type 1 diabetes, ito yung mga nag-i-insulin inject. Katulad ni nung caller natin kanina na si Mr. Benjamin, no? Makakatulong sa kanya ang Jumpirin para tuluyan para gisingin or palakasin ulit ang kanyang pancreas at mag-produce ng sariling insulin. Mas maganda 'yan eh, kapag ang pancreas nag-produce ng sariling insulin. Mm-hmm. 'Yun ang normal na function. Opo. Hindi yung papatulugin siya at magtuturok na lamang ng insulin. Opo, ang pangalawang
nagagawa ho ng Jumpirin ay para po sa cell ng ating katawan na para po tuluyang magamit natin ang insulin. Pero minsan, ito nga nagkakaproblema due to diabetes, ito yung type 2 diabetes. Mm-hmm. So, ang nangyayari po, hindi po tuloy nakakapasok ang insulin sa cells kasi po, yung susian, yung pagpasok ko sa cell, eh medyo nangangalawang na. So, kailangan ho natin ng tamang insulin para makapasok ang sugar sa cells natin para maging magamit ito as energy. Yung Jumpirin tutulong sa cells to recognize the insulin that is already in the bloodstream, allowing the cells to accept to accept the insulin. Pag inaccept niya insulin, pasok ang blood sugar. Magang normal ang blood sugar mo. Meron tayong free consultation sa Cabanatuan City. Ikaw ba ay may bukol sa breast? Nalaman ba na ikaw ay may breast cancer? Magpunta sa ating free consultation. Sa Cabanatuan, Nueva Ecija, tuwing Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Second floor, BP Building, Maharlika Highway, Cabanatuan City. Nasa harapan ng Robinson's Cabanatuan, makikita ang Bank of Commerce. Nasa second floor ng Bank of Commerce. Every Monday po ng umaga, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, meron po tayong free health consultation dyan po sa may Cabanatuan City. Ito po ay nasa tapat po ng Robinson's Cabanatuan. Makikita nyo po dyan ang VP Building. Dyan po sa first floor, dyan po sa ground floor ang Bank of Commerce, dyan po tayo sa second floor ng VP Building. Every Monday, 8 o'clock hanggang alas 12 ng tanghali. Harapan ito mismo ng Robinson's Cabanatuan. Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. Ako po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa Kalusugan, broadcast live sa DZXL 558 at Takaramen. Magkakasama tayo tuwing Sabado, alas 6 hanggang 7 ng umaga. Ating hotline number sa landline, pwede kayo tumawag hanggang alas 7 lamang na umaga. Alas 7 ng umaga, tatakbo na kami. Alas 7 ng umaga, ito po, 882-2371, 882-2376, at saka 882-2378. Ang ating cellphone number, maaari kayo mag-text kay Ate Ann. 0921-386-1848. Ulitin ko po, 0921-386-1848. Pag nag-text, sabihin na inyong pangalan, taga saan, at ano inyong karamdaman. Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. Nabanggit natin kanina yung mga bawal na pagkain, yung pagkain ng mamantikang pagkain at yung mga matatabang pagkain. At hindi lang yan, ano, bawal din yung pag-inom ng kape. Kasi may kakayanan ito na magpatigas ng ugat sa ating puso. At hindi lang sa puso, maaaring magpatigas din ito ng mga ugat sa iba't ibang parte ng ating katawan. Oo! Napag-usapan natin kanina yung aorta, di ba? Sinlakyan ng garden hose. Iyan yung nasa puso natin. At iyan, pwedeng kumipot, pwedeng magbara, pwedeng tumigas. At sa ating namang brain, singnipis ng buhok. Yung ating imagine mo, ano, yung ugat natin dyan, singnipis ng buhok at dadaluyan pa yan ng dugo. Bali yung buhok, butasan mo sa gitna para may daluyan ng dugo. Grabe, microscopic talaga yan. Ano? Paano kung sabihin natin, ang iyong lifestyle ay talagang hindi maganda at panay ang kain mo ng mga mamantikang pagkain, matatabang pagkain at umiinom ka rin ng kape. Madalas ka uminom ng kape. Pwedeng tumigas yan. So, ang mangyayari, kapag ang puso ay pumintig, ang mangyayari, tataas ang presyon at maaaring pumutok ang mga ugat. Tama. Kapag pumutok ang mga ugat sa brain, yan po yung hemorrhagic stroke. At kapag naman nagbara, ito naman yung thrombotic stroke. Halimbawa, mataas nga yun, cholesterol level, edi nagbabara. Pag tuloy nagbara, yun ang thrombotic. Yes. Pag pinilit ng puso na padaluin ng dugo, puputok. Hemorrhagic. Wala kang tulak kabigin dahil ang symptoms yan parehas. Bakit? Kapag ang oxygen, ang sustansya na dumadali dapat sa maliit na ugat na yan, dapat makakadating sa neurons or nerves, and nerves doon sa ating brain. Kapag for whatever reason, nabarahan ng ilang minuto lamang, ha, yung ugat na yan, hindi makakarating oxygen doon. Magnanumb, mamamanhid yung mga neurons. Kapag ilang minuto pa hindi nadaluyan ang dugo yan, mamamatay yung mga neurons. Pag namatay yung neurons, mapapansin mo na unti-unti na lamang namamanhid ang mukha mo, naduduling, namangalay ang kamay mo, nauutal ka na.
yung pala marami ng neurons mo na mamatay dahil nagbabara na pala sa brain mo. Mm-hmm. Now, the heart will pump harder para mapadaloy ang dugo. Putok ugat ngayon. Mm-hmm. Hemorrhagic stroke mm-hmm. ngayon. Pag nag-MRI, makita doon, oh, merong blood clot sa brain. Oh. Diba? Marami tayong pasyente na nagpupunta talaga sa atin na minsan hindi na sila makalakad ng maayos dahil na-stroke na sila. Minsan nga, dalawa or three times na na-stroke. Ang mahirap niya, na-stroke na, pagbawalan mo, sasabihin pa, ano na lang kakainin ko? Ang kakainin niyo po yung makakahaba ng buhay niyo, hindi para gutumin kayo. Kapag na-stroke, no, kailangan natin na ibaba kagad ng kanyang presyon. Yes. Ang ginagamit natin, Samba Cure Plus at Moringa Cure Plus, diba? But we have to dilate the blood vessels this time, not on the heart, but on the brain. Papaluwagin natin ang blood vessels sa brain, allowing nutrition to enter the brain and to help in nerve regeneration doon sa brain para tutubo uli ang nerve dyan, para makakapagsalita muli, mawawala yung pamamanhid, at makakalakad muli sa tulong ng proper diet, exercise, and possibly even therapy. At napakaraming dasal. Ang kailangan po natin doon sa huling-huling yun, yung Pro Nitro Plus, PNP. Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. Ating hotline number 0921-386-1848. We have a caller, Maureen. Magandang umaga sa'yo, Maureen. Good morning, sir. Taga saan po kayo, Maureen? Magtatanong lang ho ako kasi. Taga saan po kayo, Maureen? Dito ho ako sa Dasmariña City, sa Cavite. Ah, sa Cavite. Ilan taon na po sila? I am 63 years old. Ilan pa? 63 years old. Ano po may tutulong natin? Kasi po, last year, na-confined ho sa Lasalle University. Okay. Prior ho sa diabetes. Ah, dahil sa diabetes? Oo. O tapos? Okay naman ho, kumbaga, one year na ngayon. Ang okay naman ho, parang nanonormalize naman kasi ho, sinunod lang yung prior. Ano po ang blood sugar ninyo na pinakahuli ngayon? Itong pinakahuli ko ho is 90. 90? Ang inyong HbA1c? Hindi ko na matandaan. Sige po. Ano pong katanungan ninyo ngayon? Kasi ho, yung paa ko ho. Paa? Oo. Anong meron sa paa? Parang siyang, yung naninigas na parang may mga tusok-tusok siya. Parang namamanhid. Parang tusok-tusok na parang namamanhid, no? Oo. Ayun. So nagkakaroon tayo ng neuropathy. Nerve damage sa mga peripherals sa mga paa. Nagkakaroon ng gano'n po. Okay. Oo. Aliyan po ay maaring malaking kinalaman sa inyong diabetes. Mm-hmm. Aling Maureen, imbitahan ko po kayo, magkita tayo sa Martes na umaga sa Bacoor, Cavite. Bacoor, Cavite. O saan kung ano? Bacoor, Cavite. Ha? Ito po ang address, ipi-play ko po sa inyo. Dali nyo po lahat ng medical records nyo at sabihin nyo, pinapunta kayo ni Ate Ann. Okay. Okay, nandun din po ako Tuesday na umaga, ha? Pakinggan nyo po itong ating address sa Bacoor, Cavite. Ikaw ba ay may arthritis? Maaring gouty arthritis, rheumatoid arthritis, o osteoarthritis. Magpunta sa ating free consultation. Sa Bacoor, Cavite. Tuwing Martes, alas 8:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ground floor, Maria de Castro Building, Emilio Aguinaldo Highway, Panapaan, Bacoor, Cavite. Mula sa Pure Gold Bacoor, may katabi itong Petron. Nasa harapan ng Petron, makikita ang Maria de Castro Building. Every Tuesday morning, ating consultation na ginagawa sa Bacoor, Cavite. Aling Maureen, hanapin po ninyo Pure Gold Bacoor. Ito ay may katabing Petron. Ito ay may katabing Petron. Across the road from Petron, ang laki na signboard. Kaibigan sa Kalusugan, Martes na umaga, alas 7 na umaga. Sa Bacoor, Cavite. Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. Kapag stroke na nangyari, yun nga eh, silang tatahilid na lang mukha, maduduling, nanganga palang pakiramdam. Minsan nga, nautal iba, hindi na talaga makalakad iba, nabebedridden na. Opo, pero napakarami po sa tanggapan natin ang labas-pasok po sa ating tanggapan na sa umpisa ay talagang hinahatak nila yung kabilang side ng katawan nila. Naka-wheelchair. Opo, naka-wheelchair pa po yung iba. Pero ang nakakatuwa ho, babalik ko sila sa mga iilang buwan nang diretso na po yung lakad nila at nakakasalita na din ng diretso. Iiwas ha sa kape tsaka tsa para huwag na tumigas yung mga ugat para makadaloy mabuti ang dugo. Umiiwas din sa oily at fatty food. Kaya lang,
dalawa na silang color, ha? May depresya sa puso at may diabetes. Diba? Dapat yung diabetes na yan, pupok sa inyan eh. Tatanggalin ang diabetes nyo. Ayoko na sabihin yung minimaintain nyo. Ayoko sinasabing under control naman. Sabihin natin, ang regular na, ang acceptable na blood sugar. Kunyari, up to 110 na. Up to 110. Eh, sabihin mo, 120 lang naman ako, konti lang lampas. 10 points lang. Okay, 10 points lang. Pero araw-araw, ipunin mo yun araw-araw for the next 10 years. Eh, grabing komplikasyon na abutin mo. Katulad nun, namamanhid na ang paa. Anong susunod kapag namanhid na yung paa? Maring mangingitim na yan. Ibig sabihin, wala nang dugo dumadaloy. Hindi na yung cardiovascular system, nagsarado na rin yung mga maliliit na ugat, di ba? Okay. Tapos, pag nagkasugat, hindi nagagaling. Walang oxygen eh. Kaya nga nauwi sa amputation kapag may diabetes. Kapag may diabetes, jumpin din nga ating pinapayo upang tanggalin ang diabetes. Hindi para i-maintain. Ito ay para tanggalin ang inyong diabetes. Matagal ka na bang nag-i-insulin o umiinom ng mga gamot pang maintain ng iyong diabetes? Jumperin! Tutulong gisingin muli ang pancreas na mag-produce muli ng insulin at tutulong sa katawan na tanggapin ang blood glucose. Jumperin! Bagong pag-asa para sa mga diabetic. We have free consultation sa Nova Leches, Quezon City. Ito ay tuwing Martes, Martes ng tanghali. Alas 12 ng tanghali, nandun ako yun sa pagkatalauna. Magsisimula ang ating free consultation sa Nova Leches, Quezon City. Ito ay nasa Santa Monica, sa Quirino Highway, bayan ng Nova Leches, Quezon City. Alam niyo yung Pure Gold Nova, may katabing Hotel Moco at katabi nun ng Santa Monica Shop and Ride. Terminal ng jeep, nandun din ang Welcome Supermarket. Katabing-katabi noon, second floor, kaibigan sa kalusugan, nasa Santa Monica Shop and Ride sa Nova Leches, Quezon City. Every Tuesday, ang ating free consultation doon. Kaibigan sa kalusugan, Family Edition. Ang dami, no, yung magkakasunod na komplikasyon ng puso, di ba? Cardiovascular disease, pinag-usapan natin. Pero sa dalawang caller natin, nagkaroon sila ng diabetes. No? Kayo po ba meron diabetes? Aba, pagtulungan na natin, tanggalin natin inyong diabetes. Sa ating hotline number, 0921-386-1848. Itanong niyo po, no, kung saan ang pinakamalapit na consultation, ano ang schedule. Pero sabihin niyo ang pangalan niyo, taga saan kayo, ano inyong karamdaman. Hanapin niyo si Ate Anne. Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga cardiovascular diseases. Pinag-uusapan natin na kapag tumataas ang inyong cholesterol, maaaring madamay ang inyong presyon. Kaya't binibigyan natin kayo ng kombinasyon ng Moringa Cure Plus for high cholesterol and Samba Cure Plus for high blood pressure. Pero kapag ang pinag-uusapan ay nagbabara na, kumikipot na yung ugat sa puso, nagbabara na. Bypass yun, di ba? O kaya naman sa brain, nagbabara na. Mari ka magkaroon ng hemorrhagic stroke o thrombotic stroke. O kaya naman, sa mga paa, nangangalay na. Yung mga ugat doon, mari nagbabara na rin. Text quiz for the day. Aba, magre-regalo tayo, ha? Magre-regalo tayo, no? Isang bote ng Pro Nitro Plus. Pro Nitro Plus, also known as PNP. Ireregalo natin sa inyo. Text quiz for the day, magbigay ng ano ang pangunahing function ng Pro Nitro Plus or PNP. I-text sa inyong pangalan, tagasaan at tumpak na kasagutan kay Ate Ann sa 0921-386-1848. Ang hirap daw, 0921-386-1848. Ano ang pangunahing function ng PNP or Pro Nitro Plus? Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. Ako po si Richard Gomez sa inyo, kaibigan sa Kalusugan, nagpo-broadcast live sa DZXL 558. Tatak RMN, magkakasama tayo tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Marami tayong mga free consultation na ginagawa sa iba't ibang lugar. Alam niyo po ba na mayroon na tayong tanggapan ngayon sa Pasay City? Ito ay nasa kanto ng EDSA at Taft Avenue. Eh di madali makita yan, ha? EDSA at Taft Avenue. Sa kantong-kanto na kung saan nagtatagpo ang LRT at ang MRT,
merong red and white na building, kulay pula at kulay puti na building sa ilalim, Save More. Sa ikaapat na palapag, kaibigan sa kalusugan, Pasay City Consultation every Monday. Alas 12 ng tanghali, nandun na kayo. Alauna, magsisimula na ang consultation. Kung naligaw kayo, text si Ate Anne sa 0921-386-1848. Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. Ang daming pasyente na punta sa atin na na-stroke. Ang kailangan pag na-stroke, to dilate, to widen the blood vessels of the brain, allowing nutrition to enter the brain, and to help in nerve regeneration. Yung mga nerves na namanhid na, mga nerves na namatay na, papatubuin uli para ma-resolve yung komplikasyon ng stroke, no? Halimbawa, naduling, hindi na gumalaw yung kamay at paa para mapagalaw siya muli. But the same principle is being used for those with Alzheimer's tsaka Parkinson's. Ate May, ano ba ang Alzheimer's? Kuya Matt, ano ba ang Parkinson's? Opo. Ito pong Alzheimer's po, ito na po yung isa sa mga degenerative diseases o mga sakit na dala ng pagtanda. Minsan, ito ay lumalabas. Siyempre, pag nagkakaedad na yung mga lola-lolo natin, o minsan napapaaga pa ito. Ito po yung tipong nagiging makalimutin na, o yung memory po, hindi na ganun ka-intact. Kapag once na ito talagang lumabas o mag-umpisa na, dapat to hindi ho natin ito mapabayaan. Tutulungan ho tayo ng PyCure para po sa Alzheimer's. Ito po yung tutulong para hindi ho gumrabe ang severity or paglala ng Alzheimer's. Malaki may tutulong ng PyCure panlaban sa Alzheimer's. Yan ang pangunahin natin dyan. Sinasabayan natin ito ng ProNitro Plus, which will help in nerve regeneration. Tutubo muli ang mga blood vessels sa brain to help in dun sa kasi may Alzheimer, nag-atrophy, lumilit ang brain. Tutulong ang PyCure at ProNitro Plus na mabalik sa tamang sukat ang brain, papatubuin muli ang mga nerves dyan. Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. Next week for the day, ano ang pangunahing function ng ProNitro Plus or PNP? Ang unang magbibigay ng tumpak na kasagutan, na kailangan may pangalan, taga saan at tumpak na kasagutan, bibigyan ko ng regalo, ProNitro Plus, PNP. 900 pesos, isang bote, 30 capsules yan. Next week for the day, ano ang pangunahing function gawain ng ProNitro Plus? I-text ang kasagutan kay Ate Ann, 0921-386-1848. And we have a caller, Mercita. Magandang umaga sa inyo, Mercita. Ay, magandang umaga. Taga saan po sila? Taga saan po kayo? Ay, taga Paranaque po ako. Taga Paranaque. Malapit na ba kayo sa Alabang? Ay, sa may Bikutan po. Sa may Bikutan. Malapit ba kayo sa Pasay o sa Alabang? Sa Pasay. Sa Pasay. Ano pong karamdaman nila, Aling Mercy? Ako po ay may diabetes. Diabetes? Ilang taon na ang diabetes nyo? Matagal na. Mga 10 taon? Nung ako ay magka-diabetes eh, 1993. Nako eh, 26 years na yan. Kasi edad na ni Ate Ann yan. Ako po ay pinag-i-insulin ngayon. Ano po? Pinag-ituturo ako ngayon ng insulin. Nag-ituturo ka ng insulin? Opo. Eh, hindi naman masaya eh. Ang gusto ko sana, gumaling kayo sa diabetes nyo para hindi na kayo kailangan mag-i-insulin eventually, no? Talaga ang gusto ko. Opo. Kaya niyo ba magpunta sa ating tanggapan sa Pasay sa Lunes? Pasay po, Lunes. Opo, magpasama kayo. Ando si Kuya Matt. Hanapin niyo si Kuya Matt doon, ha? Sa Pasay. Opo. Sa Rotonda. Opo. Lunes po. Opo. Ang kanto ng EDSA at saka Taft Avenue. Anong oras po? Alas 12 ng tanghali dahil alauna magsisimula na eh. Sige po. Alam niyo po yung red and white na building doon? Sige po, alam ko po yun. Hahanapin ko. Nasa fourth floor po, ha? Andoon po ba kayo? Kaibigan sa Kalusugan po, hanapin niyo, ha? Andoon po kayo? Nandoon po si na Kuya Matt. Kayo po? Hindi po ako nakapunta na, may iba po ako schedule ng Monday eh. Gusto ko sana kayo makita. Alam po nila ang gagawin dyan, magagaling ang mga interns natin naka-duty doon. At saka nire-refer din po nila sa akin yun. Ipinapaalam din nila sa akin yun, ha? Dadaling ko po yung mga laboratory ko. Tama po. Tutulungan po namin kayo tanggalin na inyong diabetes. Yun ang ating goal, ha? Yung po bang ibang sakit ko eh, kaya pa... Katulad po ng... Yun daw po... lahat po kasi ngayon eh. Huwag daw akong kumain kahit ano. Walang bahan. Hindi po. Tutulungan namin kayong gumaling at papakainin namin kayo. Huwag kayong mag-alala, ha? Hindi. Yung pong himog
hemoglobin ko eh, napakababa eh. Teka, baka tumaas naman ang creatinine ninyo. Yun nga po eh. Mataas ang creatinine ninyo, no? Opo. Kaya bumagsak na hemoglobin nyo. Opo. Ay nako, aayusin natin yan. Komplikasyon ng diabetes, creatinine. Tumataas na? Opo. Dali nyo po lahat ng medical records nyo, magsama po kayo ng alalay kasi mag-escalator kayo paket sa fourth floor eh. Opo. Sige po, maraming salamat. O, sige po. Aling Mercy ng Paranaque, Metro Manila. Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. Pinag-usapan natin ngayon ang cardiovascular disease. Pero sa tatlong callers natin, lahat may diabetes. Let us dwell a few minutes ha. A few minutes dito sa diabetes na to. Ang diabetes, at lahat ng tao kailangan ng sugar. Ako, pag wala akong sugar, mamamatay ako. Lahat ng tao. Pero dapat merong minimum value ng sugar, may maximum. Pag palagi ang lumalampas sa maximum value, diabetes yun. Kaya ang naniniwala ko ang diabetes, tinatanggal yan. Kasi katulad kay Ali Mercy, 26 years na ang diabetes niya. Eh ngayon, mataas na creatinine niya. Yung ano yun eh, chapter 1, diabetes. Okay. Chapter 2, chronic kidney disease. Nasa chapter 3 na siya, bagsak na hemoglobin niya or anemia. Sunod-sunod yun sa talakayan yun pagdating sa diabetes. And most likely, siya may problema sa puso. Hypertension siguro yan. No, kaya kailangan, Aling Mercy, magpunta kayo sa ating tanggapan. Kapag diabetes ang pinag-usapan, hindi mawawala ang champirin. Matagal ka na bang nag-i-insulin o umiinom ng mga gamot pang maintain ng iyong diabetes? Jamperin! Tutulong gisingin muli ang pancreas na mag-produce muli ng insulin at tutulong sa katawan na tanggapin ang blood glucose. Jamperin! Bagong pag-asa para sa mga diabetic. Ang Jamperin po ay extract from buto ng duhat. Ito po ay mahusay para po palabanan ang mga may sakit na diabetes. Meron po itong dalawang kakayanan na pwedeng tumulong sa ating katawan. Ang una po, ang Jamperin po ay ginigising po niya o pwede po niyang gisingin ang ating mga lapay na nagsawa na mag-produce ng natural insulin. Kasi nga ito yung mga nagtuturok ng artificial insulin. Nag-i-insulin si Aling Mercy eh. Yes, at hindi naman natin ikakasaya to na habang buhay na lang tayo magtuturok. No, ang Jamperin po ay may kakayanan upang muling ibalik sa dati ang function, normal function ng ating pancreas. At ang pangalawa naman ay para muli kilalanin ng ating katawan or cells yung insulin na pinoproduce ng pancreas. Yan po ang natutulong ng Jamperin. Grabe ang Jamperin. Marami na po nakalaya sa kanilang diabetes. Dapat kayo na ang kasunod niyan. Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. Ako po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa Kalusugan na broadcast live sa DZXL 558. At ako, Aramen, magkasama tayo tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Ikaw ba ay may diabetes? Hinatulan ka ba ng habang buhay na mag-insulin? Magpunta sa ating free consultation. Sa Baliwag, Bulacan, tuwing Huwebes, alas 8:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Unit 8, Violago Complex, DRT Highway, Baliwag, Bulacan. Nasa harapan ng main entrance ng SM Baliwag. Every Thursday morning, meron po tayong free health consultation na ginagawa dyan po sa may Baliwag, Bulacan, sa may Violago Complex, dyan po sa ground floor sa Unit 8. At ginagawa po natin ang ating free health consultation. Dapat po nandiyan na po tayo ng mga alas 7 o kahit mga 6:30 ng umaga dahil marami po nagpupunta dyan sa Baliwag, sa ating tanggapan sa Baliwag. Hanggang alas 11 lamang po ng umaga. Para madali nyo pong mahanap, hanapin nyo po ang SM Baliwag. Dyan po sa may main entrance, across the road, makikita nyo po ang Violago Complex. Every Thursday, 7 o'clock hanggang alas 11 ng umaga. Marami tayong free consultation na ginagawa sa iba't ibang lugar. Meron sa Alabang, Muntinlupa, Bacoor, Cavite, Baguio City, Balanga, Bataan, Baliwag, Bulacan, Cabanatuan City, Nueva Ecija, Cubao, Quezon City, Malolos, Bulacan, Monumento, ngayon ongoing na ha. Tsaka meron din sa Novaliches, meron sa Olongapo, meron sa Ortigas, meron sa Pasay, San Fernando, Tanawan, Batangas, sa Tarlac, at meron din sa Angat, Bulacan, at marami pang ibang lugar. I-text si Ate Anne sa 0921-386-1848 for more information.
Kaibigan sa Kalusugan. Family Edition. Text me for the day. Ano ang pangunahing function ng Pro Nitro Plus o PNP? Clue, may kinalaman ito sa cardiovascular diseases. Ang una magbibigay ng tumpak na kasagutan, bibigyan natin ng isang boteng Pro Nitro Plus na 900 pesos, 30 capsules yan. Ha? We have two callers pero baka isa na lang kaya natin accommodate. Si Oscar. Oscar, maganda umaga sa iyo, Mang Oscar. Po. Hello po. Taga saan po sila? Sa Balich. Dito po sa may Sabarte. Sa? Sa Barte ng Baliches. Novaliches. Ano po may tutulong namin sa inyo? Ha? Ano po may paglilingkod namin? Eh, isang bumantayin dito sa Novaliches. Alam niyo po ba yung Pure Gold Nova? Alam niyo po yan? Sa bayan, no? Oh, sa bayan. Ano ang Quirino Highway? Opo. Pure Gold Novaliches, may katabing Hotel Moco. Tapos yung terminal ng jeep, Santa Monica, opa. Shop and Ride. Opa. Katabing-katabi nun, second floor, kaibigan sa Kalusugan. Nang ano oras pa ang ano dyan? Sa Lunes po, alas 12 ng tanghali, nandun na kayo. Dahil alauna, magsisimula na sila ng consultation. Ano po? Tuwing Lunes. Tuwing Lunes. Ah, Tuesday pala, sorry. Tuesday sa Novaliches. Po. Martes po sa Novaliches. Ano oras po? Alas 12 ng tanghali. Alas 12. Alauna magsisimula na, kaya alas 12 magpalista na po kayo, ha? May lecture pa po yan, libre. Ano po sa video? Dalawang beses na po ako na stroke. Ah, nakakalakad pa kayo? Ano, may, hindi na masyadong makalakad eh. Ang ilang taon na po kayo? 72. Ay, Mang Oscar, 72 pa lang kayo. Dapat maglakad pa kayo, ha? Kung mga 92 kayo, okay na ako na kahit hirap na kayo maglakad. Pero 72 ka lang maglakad kayo. Ano sana ng mga food supplement tayo ininom. At saka tuturuan po namin kayo kung ano yung mga bawal, ha? Okay, marami pa kasi ako ano, yung maintenance na, ano, siguro lima. Pag-usapan po natin doon. Pakidala po mga medical records niyo, ha? Medical po. Maraming salamat po, Mang Oscar. Salamat po. Nang Novaliches, Quezon City. Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. Text me for the day. Ano ang pangunahing function ng Pro Nitro Plus? May kinalaman ito sa mga cardiovascular diseases. May isa pa tayong caller, si Aling Lilia. Kaya lang pamanin po, medyo kakapusin na tayo sa oras, ha? Pakikuha na lamang yung mga phone number nila, mga Oscar nila, Aling Lilia. Kasi off the air, kakausapin na lang sila ni Ate Ann. For more information, mag-text o tumawag sa 0921-386-1848. Hanapin ninyo si Ate Ann. Okay, balikan natin ating text quiz for the day. Di ba nagtatanong tayo? Ano ang pangunahing function ng Pro Nitro Plus? Ang pangunahing function ng Pro Nitro Plus is to dilate the blood vessels. Paluwagin ang mga ugat sa puso, sa brain, at sa lahat na ugat sa katawan upang makadaloy mabuti ang dugo. Ang galing ng Pro Nitro Plus, no? Panlaban sa sakit sa puso at sa brain, eh, no? Actually, may mga secondary function siya, which is nerve regeneration. Tutubo muli mga nerves, lalong-lalo na sa brain. Kailangan natin yan. Marami nagbigay ng tumpak na kasagutan. Ang una-una nagbigay ng tumpak na kasagutan ay nagmumula sa Marilao, Bulacan. Sabi niya, to dilate blood vessels, bibigyan na isang boteng Pro Nitro Plus si Jose Nartates. Congratulations, Jose Nartates na Marilao, Bulacan. You will receive a text message confirming that you are the text quiz winner for today. Ikaw ba ay may prostate enlargement? Nalaman ba na ikaw ay may prostate cancer? Magpunta sa ating free consultation. Sa San Fernando, Pampanga, tuwing Lunes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Unit 1, Ground Floor, Garcia Building, MacArthur Highway, Dolores, San Fernando, Pampanga. 50 meters mula flyover ng San Fernando, makikita ang Estings Flower Shop, katabi ng flower shop. Every Monday morning, meron po tayong free health consultation dyan sa San Fernando, Pampanga. Ito po ay matatagpuan sa Unit 1, Garcia Building, MacArthur Highway, Barangay Dolores, San Fernando, Pampanga. Kung kayo po ay galing NLEX, kumaliwa po kayo dyan sa May Flyover, hanapin nyo po ang Estings Flower Shop. Katabing-katabi po tayo ng Estings Flower Shop. Ayan po. Maraming salamat po sa pakikinig sa ngayong umaga para po sa pinag-usapan natin. Napakaganda po. Sana po ay gamitin ninyo sa inyong pangkalusugan.
kalusugan sa inyong pamilya. Ako po si Ate May ng Kaibigan sa Kalusugan. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nakinig sa atin ngayong umaga sa ating programa. At nawa po ay maibahagi po natin ang lahat po ng ating mga natutunan. Pwede po nating i-share sa Facebook Live ang video na ito para po matulungan po natin lahat po ng mga mahal natin sa buhay na merong karamdaman sa puso. Ako po si Kuya Matt. Yan. Maraming salamat po sa pakikibahagi sa amin ngayong umaga na to. Kung meron po kayong katanungan at meron po kayong hindi nyo nalito po kayo sa mga address natin, i-text lamang po ako sa 0921-386-1848. Ako po si Ate Ann. Maraming salamat sa lahat ng kibahagi sa ating talakayan ngayong umaga. At nais po namin tulungan kayo gumaling sa karamdaman nyo. Hindi i-maintain ang karamdaman, kundi gumaling. Pag sinabing gumaling, dapat suportado ito ng mga medical records na kayo ay gumaling na mula sa inyong karamdaman. Thank you so much for joining us today and join us next week. Every Saturday, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, dito lamang po sa DZXL 558, Tata Carmen. Ako po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa kalusugan, nagsasabing magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa kalusugan, nagpapaalala ng tatlong bagay na kailangan para sa lubusang pagaling. Una, tamang gamot. Kahit gaano ka tagal uminom na iyong gamot, kung ito ay hindi angkop sa iyo, hindi ka gagaling. Pangalawa, kagustuhang gumaling. Kasama dito ang pagsunod sa lahat na mga ipinapayong dapat gagawin at sa lahat na ipinapayong huwag mong gagawin. At pangatlo, ang paghingi ng tulong sa Diyos.